them? Mushroom. Mushroom pala yun. That sweetness, ang sarap. Hey mga kalaps! Welcome to another vlog. Kamusta po kayong lahat? I hope lahat po kayo ay safe and free from any diseases, especially this COVID-19 virus. Kapit lang po tayo, still stay at home kung walang importante yung gagawin sa labas ng bahay. And kalaps, if this is the first time that you will be watching any videos or this is the first time that you will be visiting my channel, please consider subscribing and hit the notification bell para you will be updated every time that there is a new video to be uploaded in this YouTube channel. It's been a while na hindi tayo nakabiyahe sa Japan and sobrang miss na miss ko na yung Japanese food, pagkain ng Japanese food. I am so excited today dahil we will be trying today a Japanese buffet restaurant in SM Megamall. Excited akong kumain ng mga favorite kong Japanese food and I'll bring you with me to that experience and samahan niyo akong kumain ng marami na Japanese food and see you on the restaurant guys, bye bye. Take escalator to level 3. 4 moments later. Nandito tayo ngayon sa Ogetsu Hime Japanese Buffet Restaurant. So, kanina, before, syempre, yung usual health protocols natin, pagpasok mo, you need to scan or you need to fill out the health declaration form. Then, you need to take your temperature and mag-sanitize ng kamay and may foot bath din sila sa labas. Then, i-usher ka nung kanilang waiters sa designated table mo. And pagdating din dito sa mga tables, observe din yung physical distancing. So we're seated in a table, I think good for 6, pero dalawa lang kaming nakaupo ngayon. I mean, good for 3 lang ngayon yung table na good for 6 for physical distancing purposes. Then yung kanilang mga plates and chopsticks naka-wrap din sa plastic para siguradong hindi siya na-sanitize and malinis yung gamit. Then, wala nga yung yung live cooking for teppanyaki. We asked the receptionist or the front desk, pero wala daw ngayon because of health protocols reason. So, yung process nila sa pag-orders, it's like an a la carte restaurant, pero it's order all you can, no limit, pero dapat lang din na mindful ka sa mga food na i-order mo dahil there is a they are implementing strictly yung tawag nito pagbabayad yung fee kung may leftover ka na food, no takeout allowed also. The way that
you will be ordering ng food na gusto mo, bibigyan ka nila nitong form or yung paper and this menu. Yan, para makita mo. Then may pencil na kasama para you will be indicating kada boxes kung ano yung mga orders mo. Pero basahin mo rin dahil may nakalagay dun sa heading quantity, kung per piece ba yung order, kung per quantity, kung per serving. Kasama din yung drinks sa ano, sa unlimited drinks, then free-flowing drinks din sila. So yeah, we're currently waiting mga kalaps dun sa order natin and excited na kami for to try yung different ano, Japanese food na ino-offer nitong Ogetsu. Yan mga kalaps, dumating na ating first batch ng orders. So may salad kami. Yan din salad something. Yan yung mga sushi. I think that's the tamago, the salmon, and yung grilled, parang may grilled tuna or crusted tuna. Then mga rolls. And for drinks, I ordered pink lemonade with lychee. And Neil will be having, anong drinks mo? Cucumber? Oh, cucumber lemonade. Lemonade. Tapos, yan pa, meron pang isang roll dyan. So, itadakimasu. And, so yan mga kalaps yung aming teppanyaki. Order pa ulit tayo later kasi may bayad na 500 pesos kung hindi mo maubos yung order mo food. So, yan ka mga kalaps. Dumating na yung ating mga ibang orders pa. Yan ang ibang orders namin. So guys, kain ito. Salmon. Sarap. Sarap. Yung kanilang salmon. Ah, tuna pala yung kanina, ngayon salmon yung kakain. Thank you. Alright, thank you. Okay, thank you. The Angus beef teppanyaki. So ito yung salad guys. Miso soup. Ang sarap din. Yung mozzarella na maki. Ito guys yung mga kalaps, yung kanilang California maki. Top yan. So ito pa guys, ewan ko, parang roll na may mango sa ilang. Hindi ko na alam yung mga tawag sa kanila. Mango.
So this is beef. Ewan ko kung anong luto uli. May beef something. This is masarap oh. Thank you. Another kani. Shiitake. Ah, thank you. Ano yan? Shiitake. So guys, kadarating lang ebi shiitake na tempura. Shiitake. Yan shiitake lang, no? Ito ebi shiitake. Piping hot guys, ah. So guys, mga kalaps, ang kinain lang natin kanina ay shiitake tempura. Lumigay pa ako. Now this is shiitake tempura. Sarap. Ang crunchy. Tapos ang ano, ang taste din ng mushroom sa loob. Ang inyap. Sabang inyap. Maliit lang pala. Ha? Maliit lang pala. Alam mo, kalaps, kung mahilig ka sa Japanese food talaga, this is the place to be. That's good. Kalaps, tikman natin ang kanilang sukiyaki. That sweetness, ang sarap. Panalo din yung sukiyaki. So yan mga kalaps, dumating na ibang orders natin. Tempura, ebi tempura, at saka yung katsu, gyoza. So kalaps, try natin ang kanilang ebi tempura. Masarap din, kalaps. Solid yung shrimp niya, buo. Tapos yung coating niya, masarap din, crunchy. Tapos bagong luto. Tapos saktong-sakto siya dun sa tempura sauce. So mga kalaps, tikman natin ang kanilang tofu steak. Walang sauce to. Sarap. Gyoza. Thank you. Yun lang pala. Ano ba yan? Asparagus. Beef asparagus. Oh my God. Ano po ito? Vegan asparagus. Mga kalaps, ang sarap nung kanilang gyoza din. May in-order kami bacon asparagus something. Parang yung asparagus nakarap sa bacon, no?
Mm-hmm. Yung bacon na parang sa asparagus. So mga kalaps, itong sunod nating tikman. Bacon, ewan ko may veggie na nakarap sa bacon. Damn. Mushroom. Mushroom pala yun. So ito mga kalaps, ang kanilang seafood teppanyaki. So sa seafood teppanyaki, meron silang shrimp, tas may salmon. So try natin, patay na shrimp and salmon. Hindi pa parang maalat. Medyo. Di ba? Medyo salty, no? Saka for me, parang medyo slight na overcook yung hipon. Medyo rubber din na siya eh. Then ito ang kanilang isa pang Angus beef with mushroom sauce. Yum yum. Try natin mga kalaps yung kanilang katsu. So ito mga kalaps ay kani wrap in bacon. Yung mga ano nila, food item na may bacon. Siguro dahil nga ang bacon, ano na siya eh. Salty na siya in itself. Tapos nilagyan pa ng sauce. Kaya siguro medyo overpowered. Ano siya, medyo, for me, salty. One eternity later. Yeah, last Saturday mga kalaps, kumain kami sa may Ogetsu Hime, a Japanese buffet restaurant located in SM Megamall in Pasig City. So, ang ibig sabihin pala ng Ogetsu Hime is goddess of food. So, tawag na ito. Today, we will be reviewing that experience, kung marirecommend ko ba siya sa inyo or ano yung naging experience namin when we dined in at Ogetsu Hime in SM Megamall. Regarding sa ano, sa criteria number 1 natin, which is the new normal or health protocols, I'll give it 5 chopsticks out of 5. Dahil sa tingin ko naman, medyo, talagang nasunod ng Ogetsu Hime yung current health protocols or minimum health standards sa pinapatupad ng government. Pagdating mo sa venue, syempre, the usual process na ngayon sa dine-in saka sa mga sa malls, you need to fill out a health declaration form. Ito, lagi dapat mga ka-laps, meron na kayong ano, sana meron kayong QR code scanner. Para hindi na kayo magsusulat dun sa mga forms at syempre lesser na yung tawag na ito paggamit mo ng ballpen halimbawa na hindi naman sa'yo, hindi ka sure kung na-disinfect or what. For safety reasons, download the application na may na QR code scanner para every time nakakain ka sa anumang restaurant or kailangan mo mag-fill out ng health declaration form, you will just, you know, scan the QR code para doon ka na mag-fill out sa cellphone mo. Of course, dapat may data yung cellular phone. So, going back sa Ogetsu Hime, I gave it 5 chopsticks out of 5 dahil sa tingin ko nga, nasunod naman yung minimum health standards sa pinapatupad ng government. So, nag-fill out ng health declaration form, the usual staff, name, address, I think birthday then temperature, tas kung may mga naka-experience ka ng mga symptoms, itingnan nyo dito sa ano, sa papakita ko dito sa ano, sa screen ko yung actual form na fill out namin. Then pag bago ka pumasok sa ano, sa tawag na ito, sa mismong restaurant, may ano naman sila, may pang-sanitize naman sila ng kamay, may pang-check din ng temperature,
Then pagpasok mo, syempre yung physical distancing observe, and hindi syempre hindi punong-puno yung restaurant. Yung table na inoccupy namin, it's good for 6, pero because of the new normal protocol, dapat tatlo kami pero dalawa nga lang kaming kumain. So yung table good for 6 is nagamit lang namin good for 2. So mga kalaps, regarding sa food and variety of choices, tawag nito, I'll give it 4 chopsticks out of 5 chopsticks para may room for improvement pa. So katulad ng sinabi ko kanina, this Ogetsu Hime Restaurant specializes in a Japanese cuisine. So ang dami mong pagpipilian. Kung mahilig ka talaga sa Japanese food, I think this is the restaurant for you. And maraming menu items na pagpipilian. Maraming varieties ng makis, the sushi, the sashimi. Yan, tsaka yung may mga teppanyaki sila. Ang sarap nung ano, ang sarap nung mga US, yung beef nila, yung teppanyaki beef. Yun yung pinakagusto ko. Tsaka yung ano, alam mong hindi mumurahin yung mga ano, yung mga tawag na ito, yung mga ingredients na ginagamit nila for the food na isa-serve nila sa iyo. And ano pa ba? Though may mga food kami na order na feeling namin sobrang salty. Like yung ano, syempre katulad nga nung sinabi ko kanina, may mga items na medyo salty, like yung anything na bacon wrap. Siguro the bacon in itself, ano na siya, maalat na siya. Kaya lang tas lalagyan pa ng something na savory sauce. So siguro yun yung pa yung nag-contribute ng saltiness dun sa particular menu item na yon. But overall, nagustuhan ko lahat ng mga food nila. Then mabilis naman yung ano nila, mabilis naman yung tawag nito pagbibigay sa iyo, pagre-refill ng orders mo. Pero ang tip ko sa inyo, kapag kakain kayo sa Ogetsu Hime, in one sitting, yung pagdating nyo pa lang doon, yung first order nyo pa lang, medyo namihan nyo na. Kasi limited time, for 2 hours lang yata ang allotted sa inyo for the dine-in. Ano. Kasi ang first sitting nila was 11 a.m. to 1 p.m. Then, susunod na doon, 1 p.m. to 3 p.m. So, 2 hours lang per sitting yung kanilang allotted time. So, para ma-maximize nyo, marami kayong ma-order, ang gawin nyo una, yun nga, sabi ko kanina, yung first order nyo, damihan nyo na yon, parang may mukbang na doon sa table nyo. Para yung mga succeeding orders, medyo ano na lang, pangilan-ngilan na lang. So, unti-unti na lang yung dating ng orders na sa table nyo. And last but not the least, the price, kung ano ba, reasonably price ba yung mga menu, yung cost nila per person. For me, I'll give it, ang verdict ko dito is, I'll give it 5 chopsticks out of 5 chopsticks. Ang rate nila per person is 1,188. Wala silang service charge. And ano na yon, yung 1,188 mo is, tawag na ito, eat all you can or order all you can na yon. So lahat ng nasa menu items nila, including the drinks, including hot tea, pwede mong orderin. Plus may mga beer, free-flowing mga shakes, yung juice, soft drinks. Pero syempre sa buffet, ang tip ko din, kung kakain kayo sa buffet restaurant, iwasan yung mga sugary drinks dahil madaling makabusog yon. And syempre, kung busog ka na, medyo kukonti na yung orderin mo talaga sa food. So yung allocation mo for food, mapupunta na dun sa drinks. So yun nga, for me, it's reasonably priced. So yeah, I think the 1,100 per person without service charge ay sulit na for a Japanese order all you can restaurant. So there you have it mga kalaps, yan yung ating naging verdict or sa experience natin with the Ogetsu Hime Japanese restaurant in SM Megamall. Thank you for watching this video mga kalaps until the end, and katulad ng sinabi ko kanina, if you're new to my channel, please consider subscribing and hit the notification bell para you will be notified or you will be updated every time that there's no new video that will be uploaded in my YouTube channel. See you in the next vlog, guys. Let's continue to stay at home and let's continue to follow the new normal protocols. Kung walang gagawin sa labas na importante, kung hindi ka naman kailangan lumabas, let's stay at home at panatilihin natin na mababa yung transmission rate ng COVID-19 virus, especially in NCR na maraming tao. Yun lang yung pwede nating contribution sa government. And wishing a Merry Christmas, guys. Advance Merry Christmas sa lahat. And
stay healthy and see you on the next vlog. Bye-bye!